Welcome back to my channel. Ngayon, turuan kayo magtanim ng gabi. So, ito ang ating mga materialis. Of course, number one, seedling or yung mga anak ng gabi. Tapos, tubig. Then, palapan ng saging. Ito yung gagamitin mo pagka para hindi siya mainitan hanggat di pa naka-recover ang kanyang katawan. So let's start. Ganito lang, so simple, manghingi ka lang ng mga sa kapitbahay mo, mga anak-anak, then isama mo yung ugat, baon mo lang ng kaunti. Huwag masyadong baon na baon, kasi mamaya kung lumaki siya, gusto mo yung laman niya, madali mo siyang mahukay. Situate na laging malinis ang kanyang pinagkan naman, walang hayop, insekto, at walang masamang chemicals na itatapon dyan. Para organic siya. So ganyan lang. Simple-simple lang. Hindi ka nabili ng bili. At napakinabangan mo pa yung iyong yard. Ito, unahin kong malaki. Ay, sige, rambol na natin. Para tayo eh mabilis. Yan lang. Simple as that. Ilang buwan, magkakaroon ka na ng gulay mong ganyan. See? Ating simple. So mapapansin nyo yung mga ibang tanim dyan, medyo malaki na. Isang linggo ko tinanim yan. Didiligan mo lang ng ganyan lahat. At ilagay mo yung palapang ganyan. Kung lalo na yung sumaliliit. Bagay, wala pa namang masyadong mainit, pero ganun ang process niyan, ha. So let's continue. Ilalagay mo siya sa mga area na malamig at okay rin siya matubig naman. Huwag mo siyang palalapitan ng mga hayop, kambing, baka, dahil mga ngatiyan kakatiyang iyong gulay. Well, wala pa naman scientific so kung mga ganyan, yun ang mga salinlahing kaalaman mula sa aking mga ancestors. Yan ang aming
isa sa kinabubuhay sa probinsya namin. Farming. Malapit na tayo matapos. Ito, lalagyan nyo na, ano nga pala ha, lalagyan nyo ng konting lupa yung itatanim nyo para siguradong hindi siya malalanta. So naka-random yung ating pagtanim, maliit malaki. Same process lang yan. Didiligan nyo umaga hapon. Maganda ito pagtanim hapon o kaya medyo maulan-ulan. Ganyan lang. Ang nilalagay ko dyan mga pataba, yung mga patay na mga damo-damo, kahoy, yan, organic yan. Pwede kang abutin ng 100 years old pagka ganito mga kinakain mo. Sigurado. Yan, ulit natin. Gagawin, tatakpan mo yan. Mga, hindi naman ito masyadong mahirap itanim. At saka madaling mabuhay yan. So, tatlong araw, dalawang araw mo lang yung tatakpan. Recovered na yan. Sunod na follow-up video na ito, papakita ko sa inyo anong nangyari. Nice. Mamaya ka na dyan. So, itong mga ito, pwede rin yung pantanim. Ito, yung anak, ang bilis niya mag-anak. Saglit ko pa lang tinanim yan. Weeks lang. O, nandiyan na agad. Napakadili. Okay, dito naman. Tingnan nyo yung aking kangkong. O. Tingnan nyo yung kangkong ko. Napaka-organic yan. O. Kunting ano lang yan. Nabuhay na agad, dumami agad. Sige, turo ko sa inyo paano rin tanim yan. Ito yung isa sa anak. Ito siya, isang sa anak niya. Itatanim natin. Gaganyan, tutusok mo lang. Tusok mo lang. Siguraduhin mo na maganda yung tatanim, mga ganyang kondisyon, no? Mga mataba. Para mataba rin ang kanyang bunga. Now, I'm going to teach you how to grow kamote. Paano magtanim ng kamote? Ganito lang, itong mga stem niya. Tatlong stem ay pantay-pantay mo lang yung ano, dulo. Tapos ihukay mo lang ng ganyan.
kung hindi naman yung commercial na palalamnan mo yung ano, kung panggulay lang, consumption, pwede nang ganito. Kasi kung palagang sa farm, ano yan, mas malalim yung ano ng lupa, ukay, tsaka yung plot niya ay ano, para nakaumbok ang mga plot niya para marami ang magiging laman. Now, ito ay panggulay lang naman, consumption, pwede na ang ganitong style. Ganyan lang, malalapit lang naman siya kung hindi mo kailangan ang mga laman niya. Madaling-madaling buhayin ang kamote kahit na medyo mainit, kaya niya mag-survive. Kahit na medyo mainit, kaya niya mag-survive. Foreign object. Tanggalin lang ang mga bato-batong masyado para madaling at mataba ang tubo niya. Last, second to the last one. In 2 weeks time, meron ka ng gulay. After how many weeks, magiging katulad yan, yan. Ang dami agad. So, tuloy-tuloy lang ang pag-ano yan. Pag-usbong. Tapos na tayo. Salamat sa panonood. Thanks. Thanks for watching. Mga 2 weeks time. Magkakaroon ka na ng sarili mong talbos. Hindi ka na bibili sa palengke. Thanks.
Thank you. Paalam. Subscribe. Till next video. Bye.